finally, nanalo din ang Blackwater Elite after 29 games. Tinalo nila ang Magnolia 101-100 sa isang non-bearing game. Pero a win is a win. Gusto mo pa rin matapos ang season mo on a high note. Tsaka maraming positive impact ito. Yung utak rin ng mga players is mababago. Aba, kaya pala natin. Ebonia, Suerte, Casio, Paras, and Paul Desiderio is amazing sa larong ito. The question right now is, are they for real? Well, para sa akin, simula lang si Coach Ariel Vanguardia, yung naging head coach, is puro okay naman yung nangyayari, minus the standings. Binigyan nga siya ng green light kung sino yung mga players na gusto niya. Biruin nyo yung JV Casio at Ebonia, steal yun from the Alaska Aces. Nakapag-reunite pa siya sa kanyang player na si Rashan McCarty. Kaya nga, may mga rumors no na he also wanted Matthew Wright. Player niya sa ABL tapos siya pa yung pumili sa special draft para sa Phoenix Fuel Masters. For Blackwater, ending this season ay syempre sa kanila ang first overall pick. Pero hindi lang yan, meron pang dalawang first round pick tapos sila rin ang first pick sa second round. Bale, parang apat na talented players agad yung makukuha nila sa draft. Which, sinabi naman ni Coach Ariel, pinapangako niyang hindi niya ito itetrade. He will use this to be more competitive next season. May nakikita na nga daw silang mga prospects, especially sa mga PhilAm kasi naging relax na ang PBA sa kanila. Magiging maganda to para kay Coach Ariel. Nakikita ko rin talaga na gusto niya eh. Hopefully, mag-stick yung Blackwater sa kung ano yung pangako nila na si Coach Ariel ang bahala sa lineup. Merong Jeremiah Gray, Justin Baltasar, Jason Brickman. So, should Andre Paras convince his younger brother na magpa-draft na sa PBA? Tapos kunin nilang number 1 pick, di ba? Marami talagang choices. Parang apat na lottery picks yan. It will be an exciting days for Blackwater right now. Sana, sana, sana. Next is the Wami Chongson trade rumors. Para sa kanya, kakaibang feeling. Kasi meron ng mga teams ang nagkaka-interest sa kanya. There was a time kasi na walang teams ang gustong kumuha sa kanya. Pero ngayon daw, flattering kasi there are teams na trying to get him. Malaki yung pasasalamat niya sa Terra Firma Jeep kasi sila yung naglabas ng kanyang laro. And this conference, he is averaging 17.8 points, 3.1 rebounds at 2.1 assist. And parang aalis din talaga siya ng Jeep eh, no? Kasama nga siya sa unang batch ng unrestricted free agents pero meron pa siyang active contract ngayong season. There are rumors na Wami Chongson to Ginebra kapalit daw si LA Tenorio. Bakit nila ititrade kung pwede namang makuha bilang free agent, diba? Tsaka meron na mga tampering moments si Coach Tim Cohn na he really wanted Wami Chongson in Ginebra. Tapos another productive player na magiging bench player. Kahit naman hindi maging rumors, alam naman nating sa Ginebra ang bagsak ni Wami Chongson. But let me know your thoughts doon sa franchise ng Blackwater Elite. That's all for this one. This is Egon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.